Hello everyone! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel and happy Monday po sa inyong lahat! Excited na ba kayo sa announcement ng ating pa-weekly Gcash giveaway? So dahil ngayon po ay Monday, i-a-announce ko po ngayon yung ating 5 lucky winners. Kaya kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, i-consider mo na mag-subscribe. I-like tong video na to at mag-iwan ka na ng comment dyan sa comment section. Kasi linggo-linggo po namimili ako ng 5 lucky winners at yun po ay nananalo ng ating pa-Gcash giveaway. And sa last Monday of the month nga po, merong mananalo na ating pa-cellphone giveaway. O diba, nanood ka lang ng mga mauutangan mo online, may chance ka pa na manalo sa ating pa-cellphone giveaway and may pa-Gcash ka pa, diba? Wow! So ngayon guys, kung ikaw po ay naghahanap dyan mauutangan online, nako, tamang-tama ka na naman po ng channel na napasukan. Kasi dito, may panibago tayong location na i-review ang Ko 2024 na. Magbago na tayo ng mindset. Manood muna kayo ng mga reviews at tapusin mo tong video na to kasi ito ay about kay Peso Wallet. Alam nyo ba, nagpapautang daw to ng 2,000 pesos up to 25,000 pesos. And, ang maganda dito guys ha, ka-update nito nung January 3, 2024. Pero bago kayo pumunta sa Google Play Store, silipin muna natin kung anong meron sa application na to. At kung totoo na 25,000 pesos talaga yung pwedeng ipautang sa atin. Kasi diba, pag first time ka, hindi po 25,000 pesos agad yan. Kaya alamin natin dito sa video na to. So if you're interested, so keep on watching. So disclaimer no, hindi tayo agent or promoter nitong loan application na Peso Wallet. So sa katunayan nga guys, i-share ko sa inyo and ako mismo yung nag-apply sa loan application na to para ma-check ko at malaman ko kung ano yung mga proseso dito ng pag-utang at magkano ba talaga yung tunay na ipapaloan sa atin kapag first time ka, di ba? So dito guys, in-install ko na siya sa Google Play Store and ito nga, under siya guys ng Hyphen Lending Incorporation. So, wala pa siyang ratings guys. So, bagong-bago pa talaga to. And dito nga guys, sa kanilang advertisement, no, kung makikita mo dyan sa Google Play Store, 25,000 yung loan amount dito. Na may terms daw sila na 365 days. Oops! Huwag ka muna maniniwala sa 365 days na yan. Panoorin mo muna to, no? Pero, malay natin, di ba? Ayan, may 20,000 pesos para sa first time. And just 3 steps lang daw and get the money in just 3 minutes. Bilo mo, 3 step, 3 minutes lang. Up, receive mo agad yung pera. So, check ba rin natin yan. Safe and trustworthy daw sila. Yan, nung in-install ko to, medyo nagkakaproblema rin ako sa OTP. Pero, nagtsaga ako para malaman ko kung anong meron sa application na to. And then, nagka-ID naman siya. And then, after nun, after ko makapag-login, gagawa ako ng 6 to 12 characters digit password. And ito, medyo naiba na ako sa app kasi ang lalaki ng font. Hindi ko alam kung sa akin lang ba to or ganito talaga siya. So dito guys, ito yung basic information yung unang mong fi-fill upan. And then next guys, contact reference number which is magpo-provide ka dito ng 3 lang. So maganda to, 3 lang ha. Yung iba kasi 3 to 5, no? Ayan, 3 lang. Siguraduhin mo kung sino ilalagay mo dito kasi pwede nila itong i-text or tawagan, no? And then after ng contact reference number, dito na tayo sa ID information. Ano ba yung ID na pwede dito? So dito yung mga ID type na recommended guys ay itong SSS, passport, UMID, driver license, and TIN. Yun yung recommended ID type. Pero kung wala ka naman nun guys, pwede naman itong PRC, Postal, Voter's ID, Pag-ibig, PhilHealth, National ID. So yan, pwede naman yun kapag wala ka nung recommended ID type. Pero kung gusto mong mas mataas yung approval mo, dun ka na sa recommended ID type. Anyways, next na tayo pag after nyan. Ayan, pipicturan mo lang yung ID mo dyan and then yan, dito na tayo sa disbursement method or withdrawal information. Pwede sila guys sa e-wallet or online bank, no? Then sa e-wallet guys, cash and grab pay lang po yung available sa kanila. And then click mo yung next step. Yan, meron sila ditong facial recognition guys, yan. And then antay ka lang guys ng approval mo. Sabi dito, your approval will be done shortly. So X mo lang yan guys. Kung makikita mo dito yan, kapag hindi ka doon nakareceive ng SMS, kasi sasabihin doon kung approve ka or hindi, pwede mong i-chat yung kanilang customer service. So anyways, hindi ko na yun inano, complete lang. Pinindot ko yan in allow. Yan. And nag-home na agad ako guys.
And nakita ko dito sa home, guys, na meron ng loan amount na na-approve, which is, magugulat kayo kasi sobrang laki. 700 pesos. Ayan, pero okay na rin to, no? Kasi first time naman tayo. Malay mo sa second loan amount, mas mataas. O, diba? Katulad to nung money cut, diba? 600 pesos lang. Tapos nung second loan amount ko, dun lumaki. And ito nga, 700 pesos lang po yung sa unang loan ko na na-approve sa akin. And kung titignan mo yung kanyang loan details, no? Medyo magulo din. Doon sa 700 pesos, guys, hindi mo pa rin yung buo makukuha. Napakaliit na, tapos hindi mo pa buo makukuha. So, ito yung binawas, guys. Service fee and term interest, which is 28 pesos yung term interest, and service fee po is 204 pesos. No, nakakapanlumo, no? Oh, no! 700 na lang nga, binawasan pa na service fee tsaka term interest. And guys, kung interesado ka naman dito kay Peso Wallet, pwede mo kuhaan yung Get the Money. Pero depende pa rin, guys. What? Kasi minsan, mas mataas pa yung ma-approve, pwedeng ma-approve sa'yo. Kasi itong sa akin, 700 lang. Pwede mas mataas pa dyan, no? Kaya po, sa mga nakapag-loan na dyan kay Peso Wallet, pakishare po yung experience nyo kung magkano yung na-loan nyo and kung magkano yung na-receive nyo para magkaroon ng idea yung mga bago palang maglo-loan. So, sa akin, guys, 700 lang. And kung tutuusin, pag ibinawas yung service fee tsaka term of interest, nasa around 400 na lang talaga. And yun yung meron dito kay Peso Wallet. So, pag-isipan nyo mabuti bago kayo mag-install, mag-download, or mag-apply sa isang loan application, mas maganda na manood muna kayo ng mga reviews, magbasa ng mga reviews para at least may idea na kayo kung magkano talaga yung papaloan nila sa'yo. Kasi mas maganda na alam mo na sa isang loan application yung matatanggap mo kaysa naman nangangapa ka kung magkano talaga. Yung tipong magsasayang ka ng oras pag-a-apply, pag-fill up ng mga information mo, tapos yun, 700 lang pala. So, yan lang guys yung meron dito. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel nako, pakiclick po yung subscribe button. And i-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong naglalabasan ngayon 2024 na loan application. Para updated na kayo, no? So, yan lang guys yung vlog natin. So, bye-bye na muna for now. So, see you on my next vlog.